Shoutout sa inyo mga anime lovers. Ang anime natin ngayon ay may pamagat na So I'm a Spider So What. At ito ang part 5 para sa series na ito. Bago magsimula ay mag-like and subscribe ka muna Lodi para maa-maa chup-chup. Kinakaharap ng ating bida na si Wakaba ang Earth Dragon Araba na siyang pinakamalakas na monster sa loob ng kuweba. Kumikilos ng mabilis ang gagamba pero nakakasabay sa kanya ang dragon sa kabila ng malaking katawan nito. Sa tulong ng Magic Brain 1 and 2 ay nagpakawala ng napakaraming mga laso ng bida na umuobra na nakakabawas naman sa HP ng kalaban pero nagre-regenerate lang din ito. Hinintay ng ating bida na gumamit ng Fire Dragon Breath ang kalaban dahil sa mga pagkakataon na iyon ay mababa ang depensa nito sa kaginamitan ni Wakaba ng matinding laso ng ulo ng dragon. Subalit naka-recover agad ang dragon kaya muntik na siyang tamaan ng buntot at saka aakmang gagamit din ng magic kaya nilabanan ito ng gagamba gamit din ng magic. Gigil na ang dragon sa gagamba kaya ayaw siya nitong tigilan pero matagumpay pa rin na nakasurvive si Wakaba sa sunod-sunod nitong atake. Dahil sa wala ng ibang choice ang bida ay naisipan niyang gamitin ang Annihilating Evil Eye na bagong skill pero medyo risky ito dahil may damage din para sa sarili. Nang dahil sa nararamdaman ng dragon na parang may masamang binabalak si Wakaba ay inatake siya nito ng inatake, mabuti na lang ay napunta ito sa sapot ni Wakaba kaya pansamantala itong hindi makagalaw. Sinamantala ni Wakaba ang pagkakataon para magpalabas ng lason pero nakailag ang kalaban, pero marami pa palang susunod kaya pinagbabato niya ng lason ng katawan nito. Ngunit sa kabila nito ay nakakalaban pa rin ng dragon kaya inayos ng gagamba ang sapot niya na nasira ng kalaban. Ayaw tumigil ng dragon kaya naisipan ni Wakaba na batuhin ito ng sapot na matyagang iniiwasan ng kalaban. Sasakmali na sana nito ang bida pero nang makita na isa itong trap ay agad itong umalis pero wala pa rin siyang takas sa mautak na gagamba sa kaginamitan ng Phantom Pain na skill at pagkatapos ay ibinuhos na niya lahat ng magic sa malakas na kalaban. Ngunit biglang sumabog dahil nakawala pala ito dahil sa inilabas na rin ng dragon ang totoo nitong lakas. Kinakabahan ng bida dahil sa kinuha lahat ng dragon ang mga skill na pangontra sa kanya tulad ng Fire Magic at Black Magic Resistance para matalo lang ang gagamba. Dahil dito ay naisip ng bida na iniisip ng dragon na isang banta si Wakaba. Nakagawa ng spiral na daanan paakyat ang kalaban papunta sa bida, at labis siyang nagulat dahil sa kakaibang lakas at bilis ng kalabang dragon. Hinabol siya ng dragon hanggang sa makarating sila sa pinakadulo ng lagusan kaya natrapped ang bida, kaya tumalon siya pa ibaba saka gumamit ng heal, saka nagpatuloy pa rin ang atake ng galit na dragon. Tinamaan ulit ang bida kaya nabawasan na naman ang HP niya, saka hindi na siya nito pinahintulutan na gumamit ng healing magic. Sa dulo ng daanang may apoy ay nagpalabas ng lupang matulis ang kalaban na siyang tumusok sa katawan ng bida saka aakmang kakainin na siya nito kaya agad na gumamit ng Annihilating Evil Eye ang gagamba kapalit ng dalawang mata nito pero nakaligtas pa rin sa dragon na naglulupasay sa sakit. Para makawala ay pinutol ni Wakaba ang sarili niyang katawan saka nagpatihulog ulit pero binabalak niyang umakyat ulit dahil wala siyang pag-asang manalo kapag nasa lupa. Sa tulong ng matatalim na Galame ay nagawa ulit ng bida na makailag sa atake ng dragon, saka gumamit ng teleport para makabalik sa itaas pero nanghihina na si Wakaba kaya nakagat siya ng kalaban. Hindi makawala ang bida habang unti-unting nauubos na ang life points niya kaya napilitan siyang gumamit ng rot attack para makawala saka gumamit ng heal. Natanggap na ni Wakaba ang katapusan niya dahil sa malakas na kapangyarihan na inihahanda ng dragon para tapusin siya. Pero dahil sa tindi ng pinagdaanan ay nabuhayan ulit ang bida. Sa tamang pagkakataon ay ginamit ni Wakaba ang Annihilating Evil Eye kapalit ng mga Galame niya na siyang puminsala sa ulo ng kalaban kaya nahulog ito, habang ang bida ay nahulog din dahil sa labis na pinsalang natamo sa napakatinding labanan. Nakita naman ng bida na nagawa niyang mapahina sa wakas ang kinatatakutan na Earth Dragon Araba, kaya sa huling pagkakataon ay gagamitin na ng gagamba ang lahat ng natitirang kapangyarihan, na magulat siya dahil sumusuko na sa laban ang dragon dahil sa nasiyahan na daw ito sa laban na ibinigay sa kanya ng gagamba kaya ayos lang daw sa dragon na mamatay. Pero nagdadalawang isip si Wakaba na tapusin na ang dragon dahil sa alam niya na kaya pa nitong lumaban, hanggang sa tuluyan na itong tapusin ng bida at naging alikabok. Dahil sa laban ay mula level 25 ay naging level 29 na si Wakaba, pero sa kabila ng tagumpay ay nakakaramdam siya ng kalungkutan dahil sa nangyari. Samantala pinag-iisipan ni Lane kung ang babaeng pumislang daw ba sa kuya niyang hero ay ang Demon Lord, at saka nangakong bibigyan ng katarungan ng pagkasawi nito. Si Hugo naman ay naghihintay lang din ng tamang pagkakataon para mag-higanti kay Lane, saka habang naglalakbay si Wakaba ay matagumpay na niyang nahanap ang daan palabas sa kuweba, pero nakita nito na napapaligiran parents siya ng mga bakod saka meron pang mga bantay. Bagamat kaya niyang paslangin lahat ng mga bantay ay minabuti na lang ng bida na batasin ng pader para tumakas sa mga tao.
Saka inenjoy ang kalayaan dahil ngayon pa lang siya nakalabas sa kuweba. Naghanap ng makakain si Wakaba nang makita niya ang isang bayan kaya na-excite siya sa mga matatamis, pero naisip rin niya na hindi welcome ang mga monster sa bayan. Dahil dito ay naghanap siya ng skill kung saan maaari siyang makapag-transform bilang isang tao, habang naglalakad para maghanap ng makakain ay pinapabalik siya ng nanay niya sa loob ng kuweba pero hindi pumayag si Wakaba na magpa-control dito. Nagkaroon ng isang pagpupulong ang chief ng mga elf na si Potimas kasama si Okachan at ang hari pati na rin ang mga anak nito na sila si Les, pati na rin si Lesten at ang bagong hero na si Lane. Napag-usapan nila ang tungkol sa digmaan laban sa mga demons dahil sa kabila ng pakikipagkasundo ni Okachan ay natuloy pa rin ang nasabing digmaan. Nais ni Siles na ipadala sa digmaan si Lane pero tutol dito si Lesten dahil sa isang estudyante pa lang ang bagong hero. Napagpasyahan ng hari na pag-aralan muna ang sitwasyon bago ipadala sa digmaan ang bagong hero na sinang ayuna naman ni Potimas dahil sa masyado daw mapanganib ang Demon Lord, maging ang mga tauhan nito. Nagbabala din si Potimas na huwag daw masyadong magtiwala kay Dustin na pinuno ng simbahan kung ayaw daw ni Lane na matulad sa nasawi niyang kuya saka umalis na ang mga elf nang hindi sinasabi ang dahilan. Dinalaw ni Susie Kocha para sabihin ang pag-aalala kay Lane nang biglang dumating si Hugo na ginamitan sila ng kapangyarihan. Samantala habang nag-aayos ang mga tao ng nasira ni Wakaba ay dumating ang napakaraming mga kapatid nitong mga gagamba kaya nagtakbuhan ang mga tao. Nalaman naman ni Wakaba na nagpadala ng mga gagamba ang nanay niya dahil sa pagsuway niya sa utos nitong bumalik sa loob ng kuweba pero hindi niya aatrasan ang mga ito kahit na napakadami. Natuklasan ng mga gagamba ang trap na ginawa ni Wakaba pero hindi nila alam na may isang trap pa pala sa kanya pinaulanan ng Black Bullet ang mga natrap na kauri. Hindi niya nagawang mapaslang ang malalaking mga gagamba dahil sa halos kasing lakas nito ang mga dragon, kaya pinagtulungan siya ng mga ito gamit ang sapot nila. Kahit nakabisado ni Wakaba ang mga skill ng mga kapatid ay alam niyang malalagay pa rin siya sa panganib kapag tinamaan siya ng mga ito. Nang mapalundag sa ere ang bida ay nagkaroon ng mga kalaban ng pagkakataon para maputol ang isang paa ni Wakaba. Tumakbo ang bida pero ayaw siyang tigilan ng mga ito na naging dahilan naman para mahuli niya sa trap ang mga kalaban na nahihirapang makawala sa sapot ni Wakaba. Pagkatapos ay gumamit ng teleport si Wakaba para dalhin sa lava ang isang gagamba pero nakagawa ito ng tapakon na unti-unti namang nasisira dahil malikot sila. Naisipan ng bida na gumamit ng Black Bullet para tuluyang mahulog na sa lava ang kalaban pero nakakagamit pala ito ng healing magic at saka din Oble Doble din pala ng kalaban ang ginawa nitong tapakon. Dahil sa hindi pa rin niya magawang matapos ang kalaban ay mas dinamihan pa ni Wakaba ang Black Bullet hanggang sa tuluyan na itong mahulog sa lava at matalo pero agad niyang inahan ang bangkay nito para gawing pagkain. Dahil dito ay nag-level na naman ang bida saka kinain na niya ang kalaban. Bumalik na ulit si Wakaba sa lugar saka sabay-sabay na ginamitan ng teleport ang tatlo pagkatapos ay inihulog sa lava saka kinain ng mga kawawang gagamba. Dahil sa ginawa ni Wakaba ay nagalit lalo ang Queen Teretek, pero naisip ng bida na dahil may connection siya dito ay maaari niyang gamitin ang parallel minds niya para kalabanin ang Mama Spider. Kinausap niya ang tatlo na magsagawa ng pagsalakay gamit ang isang lagusan papunta sa utak ng Mama Spider, pero wala palang ideya si Wakaba kung paano nila gagawin ang pag-atake, pero pinagpatuloy pa rin nila ang misyon, kaya nakapunta ang parallel minds sa utak ng Queen Teretek at sinimulan itong kainin. Samantala magkasabuat pala sila Siles at Hugo na naghahanda na para puksain si Lane na bagong hero at saka nabihag pa nila sila Kocha at So. At dito na nga nagtatapos ang part 5 para sa series natin ngayon mga Lodi at kung nabitin ka ay pakiabangan ang susunod na part. Sana ay nagustuhan nyo at mag-like and subscribe na rin kayo. I'm love you all. Mama chup chup.